Nag-maintenance na ako kahapon ng magneto tsaka stator. Yung stator tinanggalan ko ng kalawang, tapos yung magneto tinanggalan ko ng kalawang, tapos pininturahan ko para rust proof na siya. Tapos syempre sinabay ko na rin yung pag-flush ng coolant, tsaka medyo matagal na rin yung coolant ko sa 20,000 kilometers na. Pero as per manual is every 3 years ang palit ng coolant, pero depende na sa inyo yan. Pakita ko muna sa inyo yung process kung paano ko nilinisan yung stator at magneto, tapos pininturahan, tapos syempre yung coolant pag-drain, flush ng lahat ng coolant, tapos pagsalin. Ito yung gagamitin natin para sa coolant flush at sa magneto cleaning, tapos pipinturahan natin. Samurai paint na black, matte black, high temp. Top coat na clear, optional kung meron kayo. Tapos rust remover, patanggal ng kalawang, magneto puller, WD-40, pangalis din ng kalawang sa stator. Tapos coolant na Honda Premix. Baklasin natin to, tsaka ito, para may access tayo dito sa may reserve, para mapalitan din natin. Yan, may access na tayo sa reservoir ng coolant para mapalitan natin ang laman. Radiator cover, 3 8mm. Drain natin yung radiator, Torx key na T40. Tapos open natin yung radiator cap, 10mm. Lalayan lang natin kasi bubulwak to eh. May pressure kasi yan. Drain din natin to, ito. Drain bolt sa black ng coolant sa may likod ng auto sensor. 10mm yan. Nagyan ko ng ibang panahod para dito dire-diretso yung drain. Tanggalin na rin natin tong sa reservoir. 10mm dito. Tapos alisin lang natin sa pagka-cashoot dito. Sanggalin natin yung connection niya sa hose para ma-drain na natin. Press and pull. Radiator mounting bolts na 4, 10mm din. 1, 2, 3, 4. Balik mo natin yung drain plug para hindi magkalat. Alisin na natin tong radiator. Alisin natin to sa pagkakaklip para mas madali ma-access. Ayan. Tanggal natin itong mga hose. Ito muna sa reserve. Tapos itong malaki. Isayin lang natin itong clip niya. Siupod natin. Sa ilalim, ganun din. Balik mo itong nakaharang na to. Nagod ko na ibabaw. Tanggalin natin tong mounting clip. Itong ilalim, bunutin. Yan, tanggal na yung radiator. Radiator fan bolts 10mm, 3. Flywheel nut 17mm. Ito yung gagamitin natin magneto puller. Counterclockwise ang kabit. Counter, sagad lang natin. Kapag sureball na sagad na, lagay natin to. Tapos 17mm, pitik-pitik lang hanggang umangat yung magneto. Yan, bunot na yung magneto natin. Pinturahan natin to, pero simulan natin yung kalawang. Yung stator, medyo linisan ko din ng kalawang. Sana mga dumi syempre. Yung magneto, gamitan natin ng rust remover. Babarang ko muna ng rust remover, tapos saka natin brushin mamaya. Pag ganito, pwede nyong lihahin na, or kung meron kayong rotary tool, mas madali yan. Parang steel brush yung bala. Punasan ko na muna, tapos saka natin gamitan ng rotary tool. Tsagaan lang din,
tanggal ng kalawang. Importante matanggal yung mga kalawang bago pinturahan. Dito sa mga gilid-gilid or sa mga flat, maganda gamitin tong liha na bala. Napupuliduhin ko na lang to, tapos balikan ko kayo. Alisin ko lahat ng kalawang. Tanggal ko na yung kalawang nung sa magneto natin. Yan. Although ito hindi ko na maalis eh. Nasa loob. Mahirap na. Pero pinturahan na lang natin yan. At least tanggal na almost 90% ng kalawang. Tapos nalinisan ko na rin siya ng gasolina tapos alcohol para siguradong kumapit yung pintura natin. Tapos pinrepair ko na din ito. Kailangan din mapinturahan yan. Lalapat kasi yan dun. Tsaka itong kabilang side. Yung may thread. Tapos ito ang magnet na to. Yan. Pinturahan na natin to ng samurai na high temp. Tapos 30 minutes interval each coat. 3 coats ang gagawin ko. Lagyan muna natin ng 30 seconds to 60 seconds. First coat, manipis lang muna. Siguro kahit mga 20 minutes na lang yung interval natin. Second coating tayo nitong magneto. 20 minutes na. Final coating tayo. Tapos bike tarin natin yung ibabaw naman. Ibabaw naman pinturahan natin. Tapos 3 coats then 20 minutes interval each coat. Second coating tayo. Final coating. Napatuyin na lang natin. Ito palang stator, binaklas ko na din para madaling linisan. So tanggalin nyo lang itong bracket na to. Tapos yung tatlong stator bolts. Tapos ito para dito. Na allen. Tapos tanggalin nyo itong nakaklip na to. Na dalawa. Ganun. Nakasuot lang yan dito. Yung may makalawang nakasin din dito sa loob eh. Tsaka ito. Itong mismo sigunyal. Tinanggalan ko na ng kalawang. And meron pa akong tinira para pakita ko sa inyo kung paano kinalis. So, ito yung ginamit ko dito na pantanggal. Na bala ng rotary tool yung liha. Ingatan nyo lang na matamaan nyo mga coil. Brushin lang natin pagka okay na. Ito mga log pala na to, may mga kalawang din yan. Ito naman yung mga ginamit ko dyan. Itong flat na to para matanggal ko yung mga kalawang na nakadikit dito. Tapos yung mga sulok-sulok. Itong dalawa yung ginamit ko. Paganon, para may angle ko siyang ganon. Tapos ito naman mga nakalubog na to. Ito yung ginamit ko. Ayan, paganon. Kabit na muna natin tong stator. Nilagyan ko pala to ng WD-40 para hindi kagad kalawangin. Pati ito, yan ito, pati yung mga coil nilinisan ko. Tapos ito, WD-40 din. Tapos syempre, punas yung mga excess. Itong rubber na to, ipasok lang natin yan dito. Ipashootin natin yung rubber dito. Tapos yung tatlong stator mounting bolts. Make sure na nakalapat. Tapos allen bolt ulit. Prepress lang yung 5mm yung size ng allen. Tapos yung bracket ng wires ng stator, paganyan yung orientation niya. Shoot muna natin. Kita na natin 10mm. Hindi manipit yung mga wire natin. Itong stator mounting bolts, 10 ang torque nito eh, pero sinet ko na lang ng 7. 7. 7. 7. Ito itong isa dito, 7 lang din. 7. Ito namang sa bracket na dalawa, hand tight na lang natin. Hindi abot yung torque wrench ko dito, masyado manalim eh. Op, yeah. Op, yeah. Kabit na natin tong magneto, pero bago natin kabit, lagyan natin ng konting grasa para iwas takap. Konti lang, high temp ang lagay niya. Yung loob, lagay natin. Hindi siya mag-stack up. Tapos itong kunya, yan ito. Tatapat natin yan dito sa slot. Yan, yung slot na yan. Make sure nyo lang na nakasakto siya dun sa kunya. Tapos lagyan natin yung washer flat side dito.
yung nut, flywheel nut. Pitan natin ng konti, 17mm. Tapos kontrahin natin sa likod ng Y-tool dun sa may drive face. Torque nito ay 69 Newton meters pero 59 muna. Nakakalang na yung Y-tool natin sa kabila, nakakontra. Tapos adjust natin ng 65 Newton meters. Tapos 69 Newton meters. Ito namang cooling fan ng radiator natin. Meron yan nakaumbok dito, ayan. Shoot natin yan dito sa pinakamalaki. Kasi ito maliit, maliit, mas malaki. Shoot. Pasagin natin yung tatlong bolts niya. Torque nito is 8.5 pero 7 na lang gagawin ko. Torque natin ng 7 Newton meters na lang. Alisin natin yung Y-tool. Tapos itong mounting plate ng radiator, ito. Nakashoot yan dito. Sakto yung korte niyan. Yan. Tapos yung radiator natin. Pero kabit muna natin itong mga hose. Sa baba muna. Clip lock. Balik natin. Ikot ko lang kasi sa ligad yung dating pwesto nito. Ano-ano ito sa ilalim na ibalik na sa pwesto yung clip niya. Ito namang sa taas. Shoot din natin dito. Yan. Sagad lang nating maigi. Break natin yung clip sa dating position. Yan, okay na. Tapos kabit naman natin itong hose ng papuntang reservoir. Shoot lang natin. Tapos itong clip din, balik natin sa dating pwesto. Yan, okay na. Balik na natin itong mga radiator bolts. 10mm ang size nito. Torque nito is 10 Newton meters pero 7 lang gagawin ko. 7. Ito, hindi kasya siya. Untight na lang. Kapraso. Up. Itong sa reservoir naman, balik din natin yung hose niya dito. Rekta pasok. Tapos salina natin hanggang dito sa babaw ng lower level na guhit. Ito yung gagamitin natin, Honda Premix coolant. Nasa 280. Nasa selyado pa. Shoot lang natin to dito. Tapos, lagay natin yung 10mm na bolt niya. Ito, hand tight na lang din to. Up. Yung tornilyo ng fairings na inilis natin, balik na natin. Tapos yung drain bolt ng coolant sa block, 10mm dito. Ito siguro mga 7 na lang ang i-torque ko. Wala to sa torque specs eh, pero sabi nung tropang Honda Mechanic, 10 daw ginagawa niya dito. 7 Newton meters. Yan, mukhang maigpit naman ah. Drain plug ng radiator, T40 na Torx. Ito, nasa 1 Newton meter lang yata. Pantayt lang natin pag sagad na. Balik natin tong hose na papuntang reserve dito sa lagayan niya. Parang may bracket yan dito na plastic. Yan, tapos double check natin yung mga hose kung nakakabit na maayos lahat. Yan, okay naman. Nakakabit na maayos lahat. Sali na tayo ng coolant dito hanggang dun sa may leg. Pakita ko na lang mamaya. Pasayon nyo ng salinan hanggang hindi na siya bumababa. Kasi pagka saling kayo ng saling dyan, papansin nyo, pag napuno hanggang doon, bumababa pa. Start naman natin yung makina, tapos pa-circulate natin. Tapos kapag bumawas ulit dyan, bumaba, sasalinan natin hanggang sa doon sa leg ulit na yun. Parang may stopper na yun. Hanggang doon yung level. Idle for 3 to 5 minutes para mag-circulate yung coolant na nilagay natin. Habang naka-idle to, kabit ko na rin yung mga fairings dito. Busok na yung coolant natin, hindi na siya bumababa. Okay na yan, patayin na natin. So okay na yung level niya, hanggang dyan. Hindi na siya bumaba. Ito palang garahe namin, naka-incline. Kaya medyo nakatagilid yan. Pero kung sa pantayan, pantayan dun, yun, sa may level na yan na para may stopper. Saligin ako na lang itong reserve hanggang upper level. Sara na natin. Tapos balik ko na itong rubber matting. So check ulit ako, nagbago yung level. Hindi naman, andun pa rin siya sa neck. Balik ko natin itong radiator cap. Ito, may stopper to dito pag sagad na yung higpit. So ito na higpit nyo, hanggang dyan lang yan. Sagad na dito. Nakabit na lang natin itong radiator cover. Opya.
Yan, okay naman. Walang ilaw, walang check engine, walang overheat na ilaw. Ang tinakbo na pala na ADV is 22,155. Ano nga ba nagiging cost niyang kalawang sa magneto at saka sa stator natin? Na minsan nadadamay din yung sigonyal, kinakalawang din, kagaya na nangyari sa atin. Minsan din may iwasan na mapalusong sa baha eh. Since hindi naman selyado yung magneto at stator natin, napapasukan siya ng tubig. Tsaka minsan pag sobrang lakas ng ulan, napapasukan din niya ng tubig. Yun yung nagkakos ng kalawang niya, kaya siya kinakalawang. So as much as possible, kung halimbawa brand niyo yung motor niyo, mas okay na iparepaint niyo na. Pwede naman yan basta-basta kakalawangin agad kung bago pa. Siguro aabot niya ng mga 5,000 to 10,000 kilometers bago mag-accumulate yung mga kalawang. Pero mas okay kung halimbawa habang bago pa yung unit nyo, ipapintura nyo na yung magneto para hindi na siya kalawangin talaga. Kasi medyo mahirapan kayo pagtanggal. Although hindi naman siya ganun kahirap, baga matrabaho lang talaga. O siguro kung wala naman kayong time, maximum is 10,000 kilometers. Ito kasi sa akin, pinabot ka na ng 20,000 kilometers. Kaya medyo lumala na talaga yung kalawang niya sa magneto, sa stator. Tsaka dun sa sigonyal, inabot na rin. Magandang ma-maintain natin yan na walang kalawang yung magneto at stator natin. Kasi yan ang nagpo-produce ng kuryente na nag-charge sa battery natin. Yung magneto kasi is umiikot yan sa stator na stationary. Tapos yung magnet nun sa gilid na malaki, yun yung nagpo-produce ng kuryente. Parang may magnetic field na nangyayari doon. Tapos yun yung nagsisignal ng pulse para mag-spark naman yung spark plug natin. Kaya maganda malinis yan para magawa niya ng maayos yung main function niya talaga. Which is mag-generate ng alternating current tapos mag-send ng pulse or ng signal para sa spark plug natin. Yan palang stator, huwag mo nyong gagamitan ng mga kahit anong chemicals na panglinis. Kasi meron na yan parang wax or silicone na coating doon sa mga windings sa may mga tanso niya. So pag ginamitan ng chemicals, pwede siyang matunaw. Kaya WD-40 yung ginamit ko kasi yung WD-40 is non-corrosive tapos nadidisperse niya yung mga moisture. Parang nape-prevent na rin niya na kalawangin kasi nga ang WD-40 is water displacement 40th formula. Yung sa magneto naman, yan, pwede niyang gamitan niya ng mga chemicals. Rust converter, rust remover. Pero para mas maganda yung rust converter, eh, no? Yung rust remover na ginamit ko, parang hindi siya masyadong effective. Pagka kasi yung, halimbawa yung turco na rust converter. Yun, kino-convert niya yung rust na maging bakal ulit siya. Kasi medyo matapang yung formulation yun. Pero okay siya, effective. Pero syempre, kailangan nyo pa rin liyahin yan kahit lagyan nyo na ng mga chemicals. Kumbaga, pampabilis lang siya ng process para ma-breakdown or mawala yung mga kalawang. Yung coolant naman, as per user manual ng ADV-160, every 3 years ang palit. Yan nakalagay. So si ADV natin nasa 22,000 na yung tinatakbo tapos almost 2 years na siya. Kaya sinabay ko na siya sa paglilinis ko ng magneto at stator para din madali ko siyang ma-access. Pwede nyo namang hindi alisin kung halimbawa bago pa yung coolant nyo. Tanggalin nyo lang yung hose tapos iupod nyo na lang. Or pwede nyo ring alisin tapos siguro sahurin nyo na lang yung coolant nyo. Tapos kung okay pa, ibalik nyo na lang. So ganun din yung process ng pagbabalik nya. Bukod dun sa drain plug sa ilalim kung hindi kayo magde-drain talaga ng lahat ng coolant. Kahit huwag nyo na ang buksan yung sa may ilalim ng block. Yun na lang sa may radiator. Maganda kasing napapalitan niya engine coolant every 2 to 3 years para matanggal yung mga dumi, yung mga sludge yan sa loob niyan. Kasi dumudumi rin yan or parang nagde-degrade din. Pumapangit din yung performance niyan pag tumagal, hindi na siya masyado nakakapagpalamig. Kumbaga yung mga properties niya, hindi na ganun ka-effective. Maganda na well-maintained yan na lagi natin pinapalitan kapag kailangan na para maiwasan natin na mag-overheat yung makina natin. Tapos syempre, maganda yung cooling system natin. Kumbaga lagi lang nasa normal yung engine temperature natin. Tapos check nyo rin yung mga hose, syempre. Kapag medyo degraded na yan, pwede nang dumumi yung coolant kahit bago pa ilagay mo. Yung mga tools pala na ginamit ko, lagay ko na lang sa description. Pati yung mga pintura, yan lahat yan. Kung may time kayo, kaya nyo naman gawin yan. Basta kompleto lang kayo sa tools. Pero pwede nyo naman yan ipagawa din sa mga motor shop na nagpe-paint ng magneto, nagme-maintenance ng ganyan, palit ng radiator, coolant. Siguro depende na lang sa shop kung magkano ipepresyon nila. Pero definitely, kayang-kayang gawin na DIY lang. Tapos maganda gamitin nyo yung samurai na high temp. Effective talaga yan. Hindi yan basta-basta na tutunaw o natutuklap. Yung kaibig ko kasi na nakapintura din yan ng ganun, yung magneto. Ngayon okay pa rin eh. Walang pagbabago yung pintura. Kumbaga kaya niya talaga ang i-withstand yung high temperatures. Kaya siya tinawag na high temp. May ganito pala dito sa Puliilan. Pupuntahan namin kainan. Magbabrunch kami ni OBR ngayon. Lola Flora's Bukid Cafe yung pupuntahan namin. Ayan, dito na kami. Lola Flora's.
Monster.